511. Hindi nabibigyan ng pansin ang total na nawala sa listahan ng Cooperative Development Authority. 511 na mga kooperatiba. Anong ibig sabihin ho ng 511 delisted cooperative? Doon po sa mga opisyal ng kooperatiba at sa board of directors ng kooperatiba at doon po sa mga members ng kooperatiba. So, minarapat ko na bigyan ng pansin because naintindihan ko naman ang mga nasa Cooperative Development Authority. They are under pressure na mag-produce ng mga kooperatiba sa buong Pilipinas. Ibig kong sabihin, para silang mga salesman o sales lady. O ang quota mo ngayon ha, salesman, sales lady, dapat makabenta ka ng 10,000 piso. So pag hindi ka nakabenta, wala kang incentive at endo ka, end of contract, ganun. So ngayon, natataranta ngayon itong mga Cooperative Development Authority official, gawa sila ng gawa ng mga kooperatiba. Nagkakasala po kayo mga minamahal kong CDA officials sa mga Pilipino. I-explain ko lang ho sa inyo. Lumabas ho dito sa Cooperative Development Authority website. Oo, kung gusto nyong tingnan ho ito, ito po ay nasa cda.gov.ph. Ayon ho sa kanilang report, 511 yung pong delisted, sabi ho nito, list of delisted cooperative. So, anong ibig kong sabihin nun delisted? Tinanggal na. Hindi na siya kooperatiba. Yun yung pagkakaintindi ho natin. Ano epekto? Pag dinilis mo ba sa Cooperative Development Authority listahan ang isang kooperatiba, ay nadilist na rin ba yung kooperatiba sa listahan ng BIR? Ang sagot dyan ay hindi. So, ano mangyayari dun sa kooperatiba? Ang mangyayari po sa kooperatiba, mga minamahal kong taxpayer, ay wala. Pero yung opisyal, makukulong. Yung board of directors, maaring makulong siya. O yung mga general managers, o yung kanilang mga accountants, yung kanilang mga treasurer, pwede hong makulong yan. Hindi ibig sabihin ho na dinilist kayo ng CDA ay delisted ho kayo ng BIR. Ibig sabihin, patuloy ho pa rin kayong magpa-file ng mga returns na kailangan nyong i-file sa BIR. At pag hindi ho kayo nag-file ng return sa BIR, ay magkakaroon ho kayo ng open cases. So, ang open cases ay isa hong criminal act. Ha? Liability ho ang mangyayari dyan. So, itong mga kaibigan kong mga CPAs, lalong-lalo na yung mga bagong CPAs, shoutout ako kay Chris Alsin kasi open siya. Sir, kung may mga accountants ka dyan, mga estudyante ka dyan, o kayong mga professor ng mga university, hayaan ninyo akong tulungan ang inyong mga estudyante na maging tapat at tumutulong sa ating kapwa Pilipino. Kailangan nun ng mga kooperatiba ng tagatulong. Kasi yan ho, ay karamihan ho dyan ay no read, no write yung members. At saka, yung iba, no time. At yung isa, cannot understand English or cannot write in English. Eh, yung mga BIR forms, yung pong mga reports na hinihingi ng CDA, hindi ho nila kayang gawin. Okay? So, kailangan ho ng tulong ng taong nakakaintindi. Tayo yun eh. Tayo, mga Pilipino eh. So, kailangan natin tulungan itong mga taon to para umunlad ang buhay. Kasi kung pababayaan natin silang ignorante, eh, ang makikinabang dyan yung may alam. Lalong-lalo na yung mga politiko o yung mga opisyal ng gobyerno na nakikinabang sa pagiging ignorante ng mga Pilipino. Kasi ang ignorante is a big business sa kanila. So, ini-invite kita. Please, join my group, turuan kita ng cooperative reportorial requirements procedures ng tax law procedures para itong mga kooperatiba natin hindi naman makulong yung kanilang mga opisyales at makapag-report sila ng tama.
May kasalanan ang sistema. Okay? Dapat socialized reporting. Kung hindi nyo naiintindihan yung socialized reporting, ang ibig sabihin nun, yung mga walang alam, simple lang yung report na gagawin. 1, 2, 3 lang. Naka-report na sila. Yung may alam, eh, bigay mo doon yung complex na report. Diba? So, susunod kong ile-lecture mga ka-taxpayer kong mahal. Ito pong nangyari. Ha? Sabi ko sa inyo, ito galing din to sa Cooperative Development Authority. Gawa ho ako ng part 2 nito at ipakikita ko sa inyo mga minamahal kong ka-taxpayer. Eh, may problem ho sa pagkikreate ng create ng kooperatiba nang walang tamang tao na tutulong sa mga miyembro ng kooperatiba. Sumama po kayo sa akin, 500 CPAs, at bibigyan ko ho kayo ng oportunidad. Ang oportunidad ho ay nagmumula kapag meron ho kayong alam sa batas. Kapag wala kayong alam sa batas, ay pakalimutan nyo na ho. Matagal ho bago kayo umunlad. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.